Okay, so si Pastor Mark ay nagpaplano ng bumalik at meron na ngang ticket. Hindi natin alam kung ano ang plano ng Panginoon. So, nandun yung barde niya doon sa mga mananampalataya na kanyang iiwanan. Ganon din yung mga barde nila sa kanya. Siyempre, nag-aalala sila pareho. Ano ang mangyayari? Yan po ay sa natural natin. Anyway, sa Aklat ng Gawa, Kabanata 20, ay dumating yung panahon pagkatapos ng 3 taon na kailangan ng iwanan ni Apostol Pablo ang iglesia. At malala ko yung sinabi niya, "Now I commit you to God's grace and the Holy Spirit." Tingnan ko nga po, baka mali po yung nasa isip ko. Sabi niya, "And now compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that every city the Holy Spirit wants me, that prison and hardship facing me. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task. Sa 25, now I know that none of you among whom I have gone about preaching the kingdom of God will ever see me again." So parang ganyan, sinasabi niya na hindi ko alam kung magkikita-kita pa tayo. Sabi niya, "Therefore, I declare to you today that I am innocent of the blood of any of you, for I have not hesitated to proclaim you the whole will of God." Ito ang ikinaganda, no? Kapag ipinangaral natin yung katotohanan, wala tayong pangingimi na sabihin sa kanila ang katotohanan, yung ating pananagutan ay natatanggal sa atin. Kailan ba natatapos ang pananagutan natin? Actually, hindi natin alam eh. Katulad ni Apostol Pablo, meron ditong usapin na kailangan niyang harapin at kailangan niyang iwanan ang iglesia nito at ngayon ay nagpapaalam na nga siya. Sabi niya sa 28, "Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers, be shepherds of the church of God." So he was talking to the leaders of this church, which he bought with his own blood. "And then I know that when I leave, savage wolves will come in among you and what will not spare the flock." Si Pablo ay nagbababala na even doon sa church ng Ephesus ay nakikitaan niya na may mga leader na hindi talaga fully committed ang kanilang puso sa kanilang natutunan sa kanya. Just imagine na kahit ito ay apostol at ibinigay niya ang kanyang buhay dito, spending 3 years to them, ay meron pa rin hinahanap ang mga taong ito at merong nakikita si Apostol Pablo na gagawin sila na hindi maganda. And that is the shepherd's heart and the spiritual eye. Nakikita natin yung kalalagayan in the future. Mga ilan, ano, mga kapatid? Maybe magkamali tayo, pero ito ay nakikita ni Apostol Pablo na malamang ay mangyari. And it is because these leaders, itong mga leader na ito ay malamang nagpapakita na ng iba ang interes nila. Hindi sila talaga mapagkakatiwalaan ni Apostol Pablo sa ministeryong iiwanan niya. But anyway, mga kapatid, sabi niya sa 30, "Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. So be on your guard. Remember that for 3 years I never stopped warning each one of you. I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified." So ito yung ginagawa ni Apostol Pablo. He's committing these people to God. At yan ay sa panahon na wala na tayong magagawa. We have to leave the flock. Ay kanino natin sila i-commit? Of course, to God, which is the Holy Spirit, and to the word of His grace, which can build you up. Responsibilidad na ng mga mananampalataya, ito ay medyo maganda sapagkat he has spent 3 years sa kanila. So siguro ay kahit papano ay natapos niya na yung kanyang obligasyon sa kanila. Pero alam niyo ba na meron pong iglesia na for a short time ay kailangang iwanan ni Pablo din. At gusto ko kayong dalhin doon sa iglesia ng Thessalonica. Sa 1 Thessalonians chapter 1, ito yung unang sulat ni Apostol Pablo sa kanila. "We always thank God for all of you and continually mention you in our prayers." So just after Paul left this church, hindi naman natatapos ang obligasyon niya sa pananalangin para sa kanila. "We remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ."
Ito po ay mga ebidensya na may nangyari sa iglesyang ito. Pero kung alam natin ang background ng iglesyang ito, tingnan ninyo doon sa Acts chapter 17, ay tila si Pablo ay hindi umabot ng 2 weeks pagkatapos na umpisa niya ang gawain doon. Matindi ang pressure sa kanya na kailangan niyang iwanan ang mga mananampalataya doon na nanalig sa ebanghelyo. So wala na siyang magagawa dahil pressured siya at nanganganib ang kanyang buhay, kailangan niyang iwan ito, and he has committed these people to the Holy Spirit and again to the word of His grace. Pero after a while, mga kapatid, ay nababalitaan ni Pablo na may kakaiba na nangyari dito sa iglesyang ito. Even without him. Even without him. Bakit? Tingnan niyo ang verse 4. For we know, brothers and sisters, loved by God, that He has chosen you, because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit, and deep conviction. You know how we live among you for your sake. Una, si Pablo ay, siyempre, hindi siya nangangaral ng ibang mabuting balita. He was the one speaking against the false gospel later on. Pero dito ay, pagka sinabi niya na, because our gospel came to you not simply with words, ay nangangahulugan na totoong ebanghelyo ang tinanggap ng mga taong ito. And that is one of the advantages pagka talagang ginawa natin ang trabaho sa ubasan ng Panginoon sangayon sa nais ng Diyos. Si Pablo ay ginawa niya ito, and now, katulad ng sabi ko sa inyo, for a short time, he has to leave this church, at ngayon ay sinasabi niya ang mga bagay na ito na I know that God has chosen you. Why? Sabi niya, because our gospel came to you not simply with words but also with power, with the Holy Spirit and deep conviction. So, ang ganda pala kapag gawin lang natin ang ating mga ginagawa sangayon sa kalooban ng Panginoon. And actually, sa New Covenant ay hindi natin trabaho ang mag-convert. Ang trabaho natin ay mangaral. It is the Holy Spirit who convicts, and it is the response of the people kung paano gagawa ang Panginoon sa kanilang buhay. Ang ganda ng response ng church na ito. That's why something happened to them. So, yun ang maganda eh. Kapag katama ang ebanghelyo mo, si Lord ang gagawa. He will use the Word of God as a sword of the Spirit. Gagamitin niya yun. Pero pag false gospel, yari ka sa Panginoon, mananagot ka talaga. And Paul knows by the evidences na talagang matindi ang nangyari sa iglesyang ito, because eto na nga ang mga ebidensya na sinasabi niya hanggang verse 10 kung titingnan ninyo. Yun nga ang una, mga kapatid. When we leave the people with the right gospel and the right teaching, ay bahala na ang Panginoon sa kanila. He committed them to the Holy Spirit, and the Holy Spirit ay hindi naman tayo mas magaling kaysa sa kanya. He knows what to do. Alam niya, at least ang mga tao ay katulad dapat ng mga ito na totoong pananampalataya ang ibinigay nila, and there was a deep conviction of the Holy Spirit in their hearts. Tingnan niyo kung paano tumarabaho ang banal na Espiritu even in the absence of church workers, kung mataniman sila ng tama. Iba rin kasi ang response nitong mga taong ito. Hindi ito katulad ng mga kapanahunan natin na half-hearted. Siyempre, they were also persecuted. But the more they were persecuted, the more they were so zealous to do what they learned in a short time. Maiksi lang ang panahon, pero parang lahat ng mga narinig nila ay talagang ginagawa nila. And iyan ang maganda. Kapag kaganyan ang tao, ay talagang may mangyayari sa buhay nila. Meron pa akong maalala na sinabi ni Pablo sa kanila sa 2:13 na ganito, and we also thank God continually because you received the word of God which you heard from us. You accepted it not as human word, but as actually is the word of God which is indeed at work in you who believe. Mga kapatid, tingnan niyo si Paul, ano? Na sabi ko nga, when we preach the word of God, the Holy Spirit will do His work. And itong mga taong ito, yung isang factor sa kanila ay hindi si Pablo ang kanilang pinapakinggan, nakikita nila na totoo ang salita ng Diyos at napapakinggan nila.
And that is what they believe. And because they believe in it, may nangyayari sa buhay nila. May nangyari talaga na kakaiba sa buhay nila na eto na. So, kung titingnan natin mga kapatid, isa sa mga problema natin sa ating kapanahunan, people listens to the word of God but they are not hearing anything. Walang naitatanim. Ito yung danger ng ating kapanahunan. Na at least ay wala tayong bigat sa ating kalooban kapag kaganyan nga ano na aalis na tayo. Well, I have said to you what is in my heart and what is in the word of God. I can leave you with a clear conscience and I believe that God will work in you and through you because of your genuine faith in God. Ang ganda nito. I-develop natin itong preaching na ito mga kapatid, itong message na ito at makikita natin. Tingnan niyo yung chapter 1, nandun ang maraming evidences na talagang chosen sila. Hindi lang sila umaangkin na sila chosen dahil inaangkin niya ng maraming tao. Wala pa akong nakitang Kristiyano na hindi ako pinili. Everybody claims to have been chosen by God. But number one, have you heard the true gospel? Yun ang mahalaga doon. Have you heard the true gospel? Have you responded right? Dahil alam natin kung paano tumugon sa ebanghelyo, which is iba na yung ginagawa natin sa ating kapanahunan. Hindi ko alam kung pinapaniwalaan nyo yan, pero sa akin nakita ko itong bagay na ito. Kaya nga yung 26 ng August na seminar ay talagang ito ay tungkol sa genuine regeneration experience. Hindi ko alam ano, pero nandyan pa rin yan sa response ng mga tao. How will they respond to the Word of God is very important. Ang obligasyon natin as preachers, as teachers, is to tell them the truth in the Bible. And of course, bago mo magawa yan, ay kailangang nagbabad ka muna sa salita ng Diyos, nakapakinig ka ng mga totoong lingkod ng Diyos. Mga kapatid, everybody claims that. Pero pag hindi tayo Bible reader, ay magre-result tayo doon sa mga bagay na gusto natin, which is very dangerous. So, take your journey, Pastor Mark, dahil hindi mo naman ginusto ito. And I believe, pagka ginawa mo talaga yung dapat mong gawin sa kanila, you have nothing to worry. Let the Holy Spirit do His job. Take charge sa bagay na iyong iiwanan sa iglesia na iyong pinastoran. God bless, Pastor Mark. Ingatan ka ng Panginoon hanggang makarating ka rito.